Você não guarda. Brothers and sisters in Christ, this is the day of rejoicing where we have come together to offer this new chapel to God. We ask that you bless us with this grace, that by His power, bless His gift of water, as it sprinkled upon us through this new church. May it become a sign of our repentance, a reminder of our baptism, and a symbol of the cleansing of these waters. But first, let us call to mind that we ourselves who are bound here in faith and love are the living church, set in the world as a sign and witness of God's love for all. God of mercy, you call every creature to the light of life and surround us with such great love, that when we stray, you continually lead us back to Christ. Amen. For you have established an inheritance of such mercy, that those sinners who pass through water made sacred, die with Christ, and rise restored as members of His body, and heirs of His eternal promise. God, the Father of mercy, dwell in His house of prayer with His grace and Holy Spirit. Bless us, for we are the temple of His presence. Bless this church,
which we have been privileged to hear of you, God. We all of God are here in the faith, recently awarded and celebrated the sacraments. Experience the presence of Christ, we promise to be close gathered in His word. For He lives and reigns with you, that our spirit, one God, forever and ever. Amen. Shirt na yun, shirt na yun. Balik niyo na yun. Cheers po.
So, ayan ang pinapagp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 
isolatan ng ating kapilya. At Father, yun po ang rosaryo ng ating pagiging parokya. Kung tulisin po, isa rin naman ang tinutukoy nito. No? At mapapansin po natin ay tamang-tama sa pangalan na pinahayag sa atin ng Prof. Kapal sa Ebanghelyo ni San Marcos na sa panalangin ng isang malteto in humil doso in humil doso. So bahagi mo po kung nais mo Panginoon, kung nanaisin mo o ating Diyos ay maaaring makakaroon ng kaganapan. Ito rin po yung pamantayan na ito naman din sa larangan na ipinahahayag mo sa atin sa tema na ipinahayag mo ngayon sa taon na ito ng taon ng parokya na siyang tema natin bilang isa sa paghahangka natin bago dumating ang 500 taon ng ating pananampalataya bilang mga Katolikong Kristiyano sa 2021. Hindi pa ako nilalagay dito at hindi pa natatapos ng ating mga artist, yung ating pong tema sa taon na ito, the Paris, the Communion of Communities. So, pero sa tema rin po na bigyan ng pansin na tagalang-galang na Archbishop Socrates Bodegas ang siyang presidente ng CBCP. Alam mo po na huwag kong bagitin yung tatlong puntos bilang bahagi rin po ito yung puno yung mensahe ng mahal na buhay ng Fatima na nanis na matinunawag ng kaon na ito sa ayon po sa pagtugon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa usapin ng parokya. Ano ito? No? Yung tatlong uri ng panalangin. Yung araw-araw na pagtanggap ng komunyon at pangatlo ang kawanggawa bilang pagbabayad po. So yung pagmula, yung panalangin. Panalangin. So yung tatlong uri ng panalangin, yung pag-inihin ng awa, pag-inihin ng tulong, at pag-inihin at pagpapasalamat. Sorry. Bahagi yung ako sa may itinutuloy ng Puro Makapal ang pagpupuri, hindi yung pagpapasalamat. Paghingi ng tulong, paghingi ng kawad, at pagpupuri sa Diyos. Na itong tatlo ito, may common denomination. May common denomination. Ano yun? Yung ang nagdarasal ay inilalagay niya ang kanyang sarili sa awa ng kanyang ipinagpapasalam. Inilalagay natin ang ating sarili sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kung po kasi yung elemento ng pagdarasal, hindi natin kapatay ang Diyos. Tayo na sa ilalim ng Diyos. Pero po, bahagi po ng pag-aaral natin, una,
para po sa ating tapuya na pinagsimulta pa natin. Maraming salamat po sa inyong pagtulong sa ating pong Paris Pastoral Council. Kahit na po hindi pa po talagang tapos sa tapos, bahagi rin po na matukunan natin. Sana nga po ay i-extend na rin po natin yung ating yung solar power. Pagkakamat po yun ay naka-oriente pa. Pero nais natin ang tulungan na sa pamagitan ng paggamit ng solar power na hindi na tayo kumagamit po ng inverter. Noong una ito pinagamitan natin ng inverter, kailangan ay nakadalawang inverter na tayo ang sumasabog. No? Nais lang natin ay direkta sa pamagitan din ng paggamit ng 12 volts. So, kaya bibili na lang tayo ng mga 12 volts o mga ilaw at atin din po lalagyan ng panibagong installation kasi iba po kasi yung wiring ng 12 volts at iba yung wiring ng 220. Yan yung isang kamang natutunan ko lang sa pag-inuloy natin kasi ka ang tawag ay AC, no? Ay yung current ay alternate, no? Yung DC ay direct current, no? So yung 12 DC direct current may positive at may negative. Ito po ay AC yan. So alternate current, pwede A, pwede positive, pwede negative. Kapag A yung direct current, hindi pwede magbaligtad. Kapag magbaligtad, ay hindi kagana. Hindi na kailangan positive ay positive. Ang negative ay negative. So di kuryente, yung tinasama ng direct current, yung 220 volts, direct current yan. Kaya okay lang na tayo na magbaligtad yung linya ng wire sa 12 volts, hindi pwede. Kinakailangan kung alin yung positive, lahat yung ilalagay doon sa positive. Kung hindi, ay hindi mag-iilaw. Hindi naman sasabog, pero hindi mag-iilaw. So, yun po ang isa sa mga bahagi na sana po magamit natin yung ating solar power. So, pero, yun po yung side comment lang. Pero nais natin mabigyan ng pansin, no? Ay kaya po natin pinagtitibay. At una sabi nga po natin, ay hindi natin nagagamit ang lugar na yan. Sa apat na taon, ay madami naman natin. Yung isang oras bago mag-misa, kaya ko pwede papasalamat sa mga lay ministers of the Holy Communion na nagtanong sa loob po ng halos kumulang sa isang taon na kapag kanilang oras ay nakapagtatanong sila. So, bahagi nyo na nagpapasalamat tayo. Yung kumisa ng iba, gusto nyo lang yung may balik yung tinatawag natin na Perpetual Eucharistic Adoration Chapel na malaming naka-expose ang presence sa akin. Pero yun po yung kalimitang katanungan natin. Sino ang magkatanong ng 24 hours, every day, no? Yun ang ating pre-purpose naman. Hirap na hirap na yung mapunuan. Kung dudusin po yung 12 hours lang ako, 7-7 na yun, ay may mga oras na nahihirapan tayo mapunuan. So ako po nagpapasalamat sapagkat
ngayong mga taong natahandog ng sarili para magdasal. Kasi ang punto natin, no? At tayo'y maging prayer community. Kasi isa ko yun. Isa yun sa mga bahay mo na huwag natin kalungutan na tumunan natin bulan mga mananampalataya kay Kristo. Takot yung isa natin kay Kristo bulan pari. Sa pamalangin. So, makilisa tayo sa katapangan ni Jesus sa pagpagitan ng panalangin. Kaya, yun pong ating chapter na inilagay dyan, isa naman po ay maging bahagi sa dumabu natin, ay dyan na rin ating itatanglawin ba sa sakramen kapag araw ng Huwebes. Pero, sa araw po, ay maging panahon na ang tao ay makapagdasal. Mapatatag yung dilusyon kaysa maging Huwebes. Sa na makapagdasal. At darasal, kasi ito yung komunidad na nangis natin buhuhin. Huwag natin kalimutan. A praying community. No? Mayroon mga tao na magdarasal. No? Magandang parang sabi natin na hindi naman lahat ay magdarasal. No? Pero sa ako ay mayroon isang lubog. No? Kasi hindi naman ang pupo. Sa isang lubunan, hindi mo pwede natin mayroon maging sandalo. No? Yung iba ay tagaluto. Yung iba ay tagalukan ng lupa. Yung iba ay pwedeng maging tagapagtanim. Yung iba ay pwedeng maging backer. So, yun po rin pong bahagi. Sa simbahan, alas iso sa lahat ng mga tao na talagang inilalaan ang kanilang sarili para sa panalangin. Para sa panalangin. Na may mga taong magalaan ang kanilang sarili na magdasal. Kaya yun po, sabi ng ibang patok, bakit ba ba yung pong sister ay sikat na sikat? Kasi yun ang kanilang trabaho eh. Magkaroon lang sa mga sakramento sa altar. So, ito po isa sa elemento na huwag natin kalimutan sa ating pagtugon na mapalakas natin ang delusyon natin. Katulad ng pamalangin ng San Martin na siya ay may delusyon sa banal ng Eukaristiya. Sa banal ng Eukaristiya na makapagdasal para sa mga masakit at sa mga nag-aalaga ng mga masakit. Hindi yung punta para sa mga masakit, no? Nais ko lang magpuguro kasi baka akala na yung paano na naman kami sakit eh. Hindi, no? Hindi lang yun. Na makapagdasal tayo ay yung mga tao magdarasal para sa mga masakit. Sa magmarami na nang masakit. Hindi, may masakit sa katawan. May sakit gawa ng maraming tala, maraming asukal. May mga sakit kasi gulang-gulang ang pinulo sa ulo. Sakit din yun eh. Yung nalungon sa pinagbaba ng kanilang, sakit din yun. Pero kung sino maraming tayong dapat na pagdasal. Alinahin natin maalis sa maraming mga sakit. Kaya, patusin po, ay bahagi mo yun. Hindi lang ako para sa inyo. Kasi baka sa buhay, pati wala naman akong sakit. Hindi lang ako para sa inyo. Ngunit, para sa kapitbahay ninyo, para sa barangay, o hindi kaya kahit sa ating simbahan o sa ating bansa. Pinakailangan natin. Why? Bakit may sakit? Because
Sickness, huwag natin kalimutan ang sickness is one of the indication. Epekto ng kasalanan. No? Huwag natin kalimutan. Kaya mayroong karamdaman ay sapatag ito ay sumubol gawa ng pagkakasala ng tao sa Diyos. Kaya kinakailangan natin ng pagkasala na yun ang hirin na kung saan ay malaking kasalanan, malaking sakit ang pagkakasala. Pag-uusay na po itong ating kapilya ay maging laan balo upang tayo ay makapagdasal. No? Makapagdasal. At ang iyong aking palagang hapon na sana po may mga kapitbahan kayo na gugulungihan at sabi ko, magkasa kayo sa Martin. Pumunta kayo sa simbahan. Pagdiri kayo ng kandila, magmuray kayo. Kasi ako minsan, kahit naman pahalo natin, ay kulang kung hindi sila magdarasal sa Diyos. Hayaan mo natin na sa kita ng ating maraming ginawang payo, hayaan natin na mag-isira nila sa makausap nila ng Diyos. Makapagdasal sila. So, isa po yun. Well, of course, dito sa banal na pagdiriwang ng misa, sa banal ng Eucharistia. Sana po ang maging daan ito para ang tao ay lalong mapalapit sa Diyos. Kasi, yan po yung binindisyonan natin, hindi lang po yung building. Tayo. Tayo ang naging lupon. Ang tangin ba yun lang kung bakit po tayo ay mayroong lugar ng pangalanan. Kasi may mga taong nagdarasal. May mga taong nagdarasal. At yun lang tayo. At anayahan natin yung iba. Na hindi na makita po yung ganyan klase ng pagnilay. Sabagat bahagi po na matulungan natin ang tao. At alam mo, isang solusyon para matulungan natin ang tao, magdasal. Magdasal. At sana po, ito ang bahagi na makatugod din sa atin. Hindi mo po na kailangan na pumunta sa iba pa ng mga lugar. Kung minsan ay naging dahilan pa ng pagkalito. Pero ano ang ibig sabihin? Tulungan natin ang tao na makapagdasal. At ito po isang lugar. Pangalawa, yun po natin anabalasari bilang 20 taon na pagiging isang parokya. Sabi nga, pinakabasuan natin ang iyong sultanan na mutawin po doon sa may ketong. Kung nais niyo, Panginoon. At tayo po nagpapasalamat na tayo inais ng Diyos na ang parokong ito ay matatag. Ang inais ng Diyos na tayo ay magbuwang ng 20 taon ng ating mga pagiging isang parokya. So, tayo nagpapasalamat sa pagkat may mga tao nagsumikap na ito ay maging isang parokya. So, kasama na dyan ang mga laiko, mga pari, na nagsumikap na ito ay magbabudo, na maging isang parokya. Sabagat, marami kong nais na maging parokya, pero hindi sila maging parokya. At nawanayin sila na kung saan patuloy na lumago. At tama-tama po po ngayon sa mga ito, ang ating mensahe sa ating pinakatapit ay tapangis. At sana po namin maging hamon.
Isama natin ang makaral na pagbahagi ng paroko nito. May iba po yung mga namatay na. Pagdasal natin sila. Nawa ay sila nasa kundi ng buong may kapal. Kung wala pa, ay nawa ang asang panalangin ay makatulong upang sila makarating sa kaluwalhatian ng buong may kapal. At patuloy pa rin natin panalangin at halagang magpasalamat tayo sa tangon na ito sa pagdurulog natin ng 30 years. Naalala ko tuloy kasi may mga kaibigan po ng mga paring religious. Kami dahil sinsan kong tawagin, may mga religious. So katulad po rin bawa na sa Christ natin, mga religious yan. Yung mga isang mga kaibigan ay divine word sa manalya. Sa divine word, priest, SBD, kung tawagin. Sabi nga pato sa amin, sa Netherlands. Sa Netherlands, ay may mga paroko, naging paroko na, pero episode na wala ang paging paroko. Yung minsan may dalawa o tatlong paroko, pinagsama na. Kasi bakit? Hindi kaya ng usdusan ang pagiging isang parokya. Sa US, lalo-lalo na, may mga parokya na nag-usol. Kasi hindi. Kung ang konkot, yung mananampalataya. Because they can no longer contain yung pagiging isang parokya. Pero kung salamat ko tayo sa baka, well, dito sa Pilipinas, hindi natin na naranasan yung problema na yan. Pero, kapag yung mundo natin nagbibigay ng pagtugon, ang hamon ng kasalukuyang panahon, ang mga bagong hamon, ay baka ganun din ang mangyari sa akin. Kaya, sa narin po, ay pahalagahan natin sapagkat pinakailang maramdaman natin yung buhay parokya. Hindi lang po kasi, no? Well, sa ibang tao, I could not expect ang lakas ng kanila ang gusto lang nila yung makasalba. Baka pagkailin ng humilila at saka magkumunan. Kung isang hindi nila rin ang kanilang parokya, malalapan lang nila ang kanilang parokya kapag sila o yung anak nila ay magpapakasal. Kasi hindi ng permiso doon sa kanilang parokya. Pero generally, hindi nila alam nun. Kayo ay presentos, mga member kayo ng adosong kong sumbahan, alam mo nyo. Pero majority of our people, it doesn't matter kung sa parokya ako nagbibilang. Basta ako makapagsimba, makapagkulong ng misa, makapagkulong yun. Pero sa naman po, maging bahagi rin natin pagkilos, malay, na tayo yung mga nasa parokya, sugar shun away yung mga hindi. Kasi kung misa, hindi ko nakakalong mong isipin, ayaw mo magsimba doon kasi mahihirap ako ito, itong taong ito. Makakalungkot. Kung gano'n ang mangyayari. Yung sa tuloy, ay ang ating parokya ay at the same time po naman, hindi natin tinuturong at ang ating mga parokya. That they belong. Kung masin sinasabi ko rin po, sana maituro natin na alam, makita natin na kahit na po kung sa ibang tao na ayaw ko magsimba doon. Pero sana po, huwag natin sila itaboy. Huwag natin sila itaboy. Maraming siguro ilang mga kadahilanan na pwede masabi natin na sila ay pinatabol o kung sakali mang sa kanilang tagdamin, hindi nila sinasali yung kanilang sarili. Problema na nila yun. Pero talo, hindi dapat tayong tatabol. Bakit? Kabilang kayo.
Baka kasi kumina sa ating kanta, sinasabi mo, okay, huwag na nalang kasi kabalik doon. Hindi. Kaya nga, napakalakas ng tema natin ngayon, the parish, communion of communities. Communion. Communion. Ano yung communion? Kaya yung pagtanggap natin kay Jesus, communion. Tinatanggap natin sa Jesus. Tinatanggap ba natin ang bawat isa? Hinirokan ba natin ang bawat isa? O tinatanggap natin ang bawat isa? So kaya po yung ano ng pagiging parokya ay mas higit na nakasalala sa atin kaysa doon sa iba na hindi membro ng organisyong pangsimbahan. Alam mo po yung sa ating nakalagay po sa ating kapag-refiling ng misa, nakalagay doon po na yung St. Paul de Porres, our common community. Ay siguro po, baka sabi natin ay salita lamang. Pero yun na kayo, our common community. Ano na ba yun? Salita lang ba yun? Talaga ba nararamdaman yung ba na sa our common community? So, kaya po malaki yung hamon. Malaki yung hamon. Bagaimana siguro sa puso ng Diyos na nais ko. Pero tayo ba yung nanais ko natin? Kaya tayo pala nagtatanong tayo sa Diyos, Panginoon, nais mo ba? No? Na itong uri ng parokya na tayo nabibilang ay tunay na maging welcoming community. At yun po yung may malaking pagtugaw. Malamang naroon tayo nagagawa. Pero sana po ay huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil. Sabagat malaki yung hamon na binibigay sa atin ng ating pananampalataya. At yung pwede ko sa ito, makasalala niyo sa lahat sa inyo. Kasi bakit? Mahihirap kayo eh. Hindi mo yung nakabasa sa pari. Kasi bakit? After several hours, after doctor naman, aalis kami. Aalis kami. I will no longer be your parish priest. Pero kayo, hindi mo na sa parishioner unless mag-iba kayo ng bahay. Pero sana po, makita niyo na ay ito yung komunidad na kinakailangan natin pagsama-samahan at kinakailangan natin pagtuloy-tuluman. Ito yung komunidad na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. At sana po, patuloy natin ipanalangin na ito ay sabi na natin ay magiging communion of communities. Nawa ay maramdaman ng bawat isa na sila ay kapitan. At tulungan natin na maramdaman nila kahit hindi nila sinasabi ng kanilang sarili. Isali natin sila. Kaya kung siya sabi nito, Father, hindi naman nagsisimpa yan eh. Kahit hindi nagsisimpa yan. No? Hingan mo ng tulong. So, tayo may programa no? Sa ating glory. Kahit hindi nagsisimpa yan, hingan mo ng tulong. Para walang naman na lang ako, ha? Katulong sila. They belong you. Kung ayaw mo naman ko eh, sa kanila rin. Pero isali mo sila. Isali mo sila. Kaya napakabigat po yung term na ginamit ni Pope Francis. No one should be excluded. Yun po yung simbahan natin. Yun po yung ating parokya. Yun po yung pinakamaliit na pagtuloy natin sa bahay nito.
Kasama po magpapasalamat sa kung tayo ay sulawang pong tauna. Tulawang pong tauna. Kasama po ay magkaroon tayo ng lakas. Magkaroon tayo ng lakas na ito ay pagpatuloy sa buhay natin ngayon. Sa kagustuhan ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Pero sa lalo po, mabantot natin na ito nga ang tunay na kalooban ng buong may kapal. So, ito po yung ating pinagdarasal. Ito yung mahaba na yung aking sermon kasi anibersaryo natin. No? So, una, para patuloy sa pagpapaspas natin na ating chapel at dito po sa ating 20th anniversary. So, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga naging kabahagi ng ating pagbubuo. Una, sa buhay pa na namin. Pangalawa, sa mga